libo-libong buhay ang nakataya dahil sa disgrasya. Handa ka ba? Ikaw man ay nasa panganibo ang iba, dapat may alam ka. Araw-araw, libo-libong buhay ang nakataya dahil sa disgrasya. Handa ka ba? Sa panahong puno ng sauna, krimen at trahedya, ligtas ba ang iyong kapwa? Sa oras na ikay nag-iisa, buhay mo ba'y masasalita? Ito ang mga isyong ating bubuhayin at mga buhay na ating sasagutin. Ikaw man ay nasa panganibo ang iba, dapat may alam ka. Ako si Cenedoza. Sa mga sitwasyong nanganganib ang inyong buhay, ako ang magpapaalala na dapat stay alive. Tradisyon na para sa mga Pilipino ang gunitain ang araw ng mga patay o Undras tuwing sasapit ang ika-isa at ikalawa ng Nobyembre. Ito ay isang katolikong pagdiriwang kung saan bumibisita at ipinagdarasal ng pamilya ang yumaon nilang kaanak. Dahil dito, inaasahang libo-libo na naman sa ating mga kababayan ang dumagsa sa sementeryo ngayong buwan ng Nobyembre. Kaya naman, hindi natin maiiwasan ang mga pangyayaring hindi natin inaasahan katulad na lamang ng krimen na posible nating maengkwentro at mga sakit na maaari nating makuha sa sementeryo man o kahit sa anong lugar na ating pupuntahan. Isa lamang ang Undras sa mga araw ng ating pahinga ngayong Nobyembre, dahilan kung bakit marami ang umaalis sa kanilang tahanan para bumisita sa iba't ibang lugar tulad na lamang ng sementeryo. Ngunit matapos ang halos isang linggong bakasyon upang ipagdiwang ang Undras kung saan maraming tao ang dumagsa, tayo nga ba'y naging ligtas? Ayon sa huling tala ng Philippine National Police o PNP nito lamang Hulyo, bumaba na raw ang kaso ng krimen sa 31% o katumbas ng 11,800 kaso ng krimen kung ikukumpara noong nakaraang taon na may bilang na 17,105 ng kaso. Walang pinipiling oras, lugar o tao ang krimen. Kaya naman, paalala ng mga otoridad, dapat manatili pa rin tayong alerto. Tuwing bakasyon kagaya na lamang ng Undras, maraming kabahayan ang walang bantay. Iisang dahilan na maaaring samantalahin ang mga modus operandi. Isa ang akyat bahay sa pinakakaraniwang krimen sa panahon ng bakasyon. Sa modus na ito, ilang katao ang umaakyat at nanloob ng bahay upang magnakaw ng ilang mamahaling kagamitan. Inuumpisahan ito sa pag-oobserba at pagmamanman ng bahay. Matapos masigurado na walang tao rito, sasalakay na ang mga akyat bahay gang at nanakawan ito. Upang maiwasan ang ganitong pangyayari, narito ang ilan sa mga dapat niyong gawin bago umalis ng inyong tahanan. Una, siguraduhin nakasara at nakakandado ang mga bintana at pinto ng bahay. Pangalawa, ilipat ang mga mahahalagang bagay tulad na lamang ng bisikleta at sampayan dahil ito ay matatanaw agad mula sa labas ng bahay. Pangatlo, mag-iwan ng nakabukas na ilaw sa labas, lalo na sa madidilim na parte ng bahay. At ang panghuli, kung walang maiiwan sa bahay, itagubilin ang ito sa mga pinagkakatiwalaan na kapitbahay. Samantala, hindi na bago sa ating kaalaman na isa ang pagnanakaw sa pwede nating maengkwento araw-araw. Inanarito ang modus tulad ng salisigang at snatch. Kung ang ibang holdupper ay lumalapit, umaakbay at tututukan ka ng patanim, ang salisigang naman ay nanakawan ka ng hindi mo nalalaman. Isa itong modus na kadalasang nagaganap sa sementeryo o sa ibang lugar kung saan marami ang tao. Tulad ng salisi, ang snatch din ay isa pang modus kung saan pagnanakaw ang pangunahing layunin. Ngunit ito ay nagaganap sa lugar kung saan kakaunti ang mga tao. Ang mga snatcher ay mag-aabang ng kanilang biktima.
Nanakawan ito at tatakbo ng mabilis upang tumakas. Para tayo ay makaiwas sa ganitong sitwasyon, ang pinakamainam pa rin na gawin ay maging alerto sa ating paligid. Kasunod nito ang pagiging alerto sa inyong mga gamitan. Iwasan na gumamit ng cellphone o anumang gadget sa publiko. Kung kayo naman ay may dalang bag, siguraduhin na mahigpit ang strap nito at ipuwesto ito malapit sa inyong harapan. Dahil buhay ang nakataya, importante na panatilihin din nating kalma ang ating mga sarili at tumawag agad sa pulis upang humingi ng tulong. Nobyembre na at papatukos na nga ang taon. Ngunit ayon sa pag-asa, maaring mainit pa rin ang temperatura sa bansa. Ayon sa report ng State Weather Bureau ng pag-asa, ang heat index na ating nararanasan ngayong Nobyembre ay umaabot mula 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius, kung kaya't maaari nating maranasan ang pagkahilo, heat stroke at heat exhaustion. Ayon sa Private Hospital of the Philippines o PAP, mahigit 5 sa 10 katao ang nakakaranas ng heat stroke araw-araw. Sa simulation ito, tuturuan ko kayo kung ano ang maaari nating gawin kapag nakakita tayo ng tao na na-heat stroke. Bago muna tayo pupunta sa pasyente, kailangan alamin muna natin kung safe ba itong lugar. At pagkatapos po nun, kapag hindi natin kamag-anak ang taong nakita natin na na-heat stroke, magpaalam muna po tayo sa kanya nga kamag-anak kung pwede tayo magbigay ng tulong. Ang susunod na po natin gagawin ay i-check na natin kung meron nga bang malay ang ating pasyente. Sir, narinirito po ba ako? Pangalawa, ayusin ang posisyon ng ulo, patingalain ang ulo at buksan ang bibig upang makahinga ng ayos ang pasyente. Ito ang tinatawag na head tilt at chin lift maneuver. Sunod ay i-check ang paghinga at pulso nito. Agarang palamigin ang temperatura ng pasyente sa pamamagitan ng pagbasa ng malamig na tubig sa towel at pagdampi nito sa kanyang ulo at katawan hanggat sa manumbalik ang normal na temperatura ng kanyang katawan. Heat stroke ang pinakamalalang pwedeng mangyari dahil sa init. Ngunit maliban dito, mas karaniwang nararanasan ang heat exhaustion dahil sa dehydration. Ilan sa mga sintomas nito ay ang panghihina, pananakit ng ulo, overfatigue at pinagpapawisan ng husto. Upang maiwasan ang mga ito, paalala ng mga eksperto na laging uminom ng 1 baso ng tubig oras-oras, lalo na kung kayo'y nasa labas. Iwasang ding uminom ng soft drinks, alak o kape dahil ang mga ito ay nakakapag-dehydrate. Sunod dito ay magsuot ng maluwag o maliwanag na kulay ng damit. Maaari din kayong magdala ng sombrero, pamaypay, payong at sunblock, panangga sa init. Panghuli hanggat maaari, huwag lumabas sa kalsada mula 10 ng umaga hanggang 3 ng hapon dahil ito ang mga oras kung saan tirik ang araw. Walang pinipiling lugar o panahon kung saan mangyayari ang krimen, kaya kahit saan ka magpunta, dapat alerto ka. Abangan muli kami sa susunod. Ako si Angie Quadra-Balibay sa mga sitwasyong nanganganib ang iyong buhay. Ako ang magpapalaya. Bye.